Hello guys! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po sa lahat ng mga subscribers ko. Magandang araw sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Ayan po. Sa lahat ng mga OFW na walang ibang inisip kundi mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Okay po. Ayan. Kung bago ka po sa channel ko, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mula sa iyo. Pakihit na lang din po ang notification bell para updated po kayo sa bawat videos na ilalabas po natin. Ayan. Ginawa ko po itong video ito para magpasalamat sa lahat ng bumubuo ng Philippine Embassy sa Kenya. Ayan. Para maintindihan niyo po, noong February 19, 2021, may isang barko na dumaong sa Port Victoria, Seychelles, East Africa. Ang nasabing barko is fishing vessel siya. Lula noon ang iba't ibang lahi na nagtatrabaho as a seafarer. Kabilang na po doon ang 7 Pilipino na trap at kasama doon ang tsuhin ko. Okay. So, nakareceive ako ng message mula sa tsuhin ko na yun na nga, nung araw na yun, dumaong sila doon. And then, gusto nilang umuwi na ng Pilipinas kasi since September 2019 is palutang-lutang na sila sa dagat. So, dumaan na ang Christmas, dumaan na ang New Year, nasa dagat pa rin sila. Ang ginawa ko is nag-search ako sa Google kung ano ang contact number ng Philippine Embassy sa Seychelles. So, since nawala sa tayong embassy sa Seychelles, ginawa ko po is tinawagan ko po yung contact number na nasa website na Philippine Embassy sa Kenya. Ayun po. Nung tumawag po ako, ang nakausap ko po is si Mr. William Tan. Sobrang bait po niya. Sobrang approachable. Ayun po. So, kinuwento ko po sa kanya kung ano ang sitwasyon ng 7 Filipino seafarers na nandoon kasama na yung tsuhin ko. Ininform po siya kung ano yung sitwasyon nila doon. At yun nga, sinabi ko sa kanya na gusto na nilang umuwi sa kani-kanilang pamilya sa Pilipinas. Ayun po. So, nung nag-usap kami ni Mr. William Tan, ang sabi niya sa akin is kailangan nila ng passport copy ng mga na-trap na seafarers na nandoon at iba pang dokumento na nagpapatunay na of course sila ay mga Filipino. So, ang ginawa ko po since na yung 7 na-trap is limited lang ang data connection nila, pinasend ko na lang sa kanila yung mga passport copy nila, seaman's book at iba pang dokumento para ako na lang ang magpo-forward kay Mr. William Tan. After namin mag-usap ni Mr. William, pinasend ko na kaagad yung mga documents and then sinend ko na rin sa email ng Philippine Embassy Kenya. Ayun po. Laking gulat ko at laking pasasalamat ko kasi ginawan kaagad ng action yung issue. Norward kaagad ni Mr. William Tan yung email ko sa Consular Department ng Philippine Embassy Kenya. Ayun po. And then wala pang 24 oras pagkakinabukasan, may mga pumunta na kaagad na staff ng Philippine Embassy para makita ang sitwasyon ng mga Filipino seafarers na nandoon sa nabanggit natin na barko. Ayun. Maraming salamat po sa aksyon na ginawa nyo. And then, may dala-dala pa silang mga grocery items. Sobrang nakakataba ng puso kasi hindi sila nagdalawang isip para makarating doon sa location para mabigay yung tulong na gusto nilang ipaabot doon sa mga kapwa natin Filipino na natrap sa nasabing barko. Ayun po. So, nung February 22, bumalik sila ulit para magdala ulit ng maraming grocery. This time, napakaraming groceries na po ang binili nila para doon sa 7 seafarers na natrap doon sa nasabing barko. Ayun po. Maraming salamat po ulit sa effort ng pagdala ng mga groceries para sa kanila po. Ayan po. So, noong February 25, sobrang napakasayang araw para sa akin at para sa mga 7 Filipino seafarers na nandoon sa barko dahil same day, na-receive ko yung itinerary na finorward sa akin ng tsuhin ko
at naka-indicate sa itinerary nila na pwede nilang umuwi ng Pilipinas ng March 5. March 5 po yung flight nila papuntang Pilipinas. Ayun po, sobrang nakakataba ng puso at ginawan kaagad nila ng aksyon yung issue. Gusto ko pong pasalamatan ang lahat ng staff ng Philippine Embassy Kenya, si Mr. Alex G. Chua, Mrs. Marla Chua, Mr. Edgar Thomas Q. Auxilian, Ms. Maria Vita E. Auxilian, Ms. Maria Rosana O. Josue, Mrs. Joanne M. David, Mrs. Maria Cecilia S. Kabututan, Mr. Leonilo V. Navales, Ms. Rosana P. De La Cruz, Mrs. Heidi D. Jomena, Mr. Romeo Jomena, Mr. Reynaldo E. Estargo, Mrs. Teresa Estargo, Mr. Jake E. Fernandez, Mrs. Glenda Fernandez, Mr. William O. Tan, Mr. Amado P. Desiderio, Mrs. Leonida Desiderio. Maraming salamat po sa inyo, ma'am, sir. Maraming salamat po sa pagtulong sa mga kababayan natin na na-track dyan sa Port Victoria, Seychelles, East Africa. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat din po sa panunood ng videong ito. Kung bago ka po sa channel ko, baka pwedeng makahingi ng isang subscribe mula sa inyo. Pakihit na lang din po ang notification bell para updated po kayo sa bawat videos na ilalabas po natin. Bye!